kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa hindi pa rin makuha-kuha ng Senado ang gusto nilang sagot ni Mayor Alice Go, kaya patuloy pa rin sila sa paghahanap ng pagkakataong madiin talaga ang mayora. Sa umpisa ay tungkol sa pogo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Senate hearing. Pero habang tumatagal, ay mas bumibigat na ang usaping patungkol sa nasyonalidad ni Alice Go dahil sa tila sablay nitong mga paliwanag sa mga katanungan. Halo-halong pagsisinungaling at pag-iwas sa diretsong pagsagot sa mga diretsong tanong naman tungkol nga sa kanyang citizenship, tungkol sa kanyang connection sa POGO. May mga nagsasabi na matutulad na sa hearing ni Bato ang mangyayari sa hearing ni Alice Go dahil papunta na sa ikatlo ito maliban pa sa gagawing executive session. Pero ayon kay Senate President Chess Escudero, walang limit o only hearing ang pwedeng gawin ni Senador Risa Hontiveros sa kaso ni Alice Go kung kinakailangan hanggang sa makakuha ito ng sapat na impormasyon at detalye na kanyang kailangan para makagawa ng bill na magbibenepisyo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kung gaano kainit ang isyu tungkol sa nasyonalidad ni Alice Go, ay ganun din kainit ang kaso nito sa POGO. Questionable rin sa mga senador ang kabugerang estilo ng pamumuhay ni Alice Go. Mula sa damit hanggang sa mga sasakyan nito, ay kwinestyon ng Senado kung saan galing ang mga pinambibili nito dahil imposible raw na dahil lang ito sa pagbebenta ng mga itlog at karni ng baboy. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang. Ngunit may mga isang dosena o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay? At kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na meron siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, sa meron din siyang smelting na inilista dati, pero kahit pa po, pagsama-samahin natin yon at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng ganyang kalaking pera ang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. Hirap din daw si Alice Go sa pagpapaliwanag kung bakit komplikado ang nilalaman ng kanyang birth certificate. Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal ang pangalan ng kanyang ina at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita na yung mga dokumento, lumalabas may at least 2 siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA, may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Liagwo, meron pang Wesley Liagwo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng oo, magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang.
kahit ang gobernadora ng Tarlac ay aminadong hindi niya kilala si Alice Gu. Nakilala niya lang daw ito nang ito'y nanalo na sa pagkaalkalde. I know her because she became a mayor. The council brought her to me months later, di ba? And said na she's doing well. So in-review ko naman, well-loved by the community. She's been working hard. First time in her administration na nakatanggap ang kanyang bayan ng SGLG. So, besides that personal, not much eh. Really, mostly work ang... It's work. Pagsakaling mapatunayang hindi Pinoy si Alice Gu at matanggal sa serbisyo bilang mayor, ay alam na ng Senado kung sino ang papalit sa kanyang pwesto. Ang maaring pumalit kay Mayor Alice Gu ang pangalawang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Kilig na kilig naman ang gobernadora ng Tarlac pagsakaling makuha ng gobyerno ang nakatayong building ng Pogo at ibibigay sa bayan nila dahil meron na silang planong gawin para sa building ng Pogo. Kung bibigay sa probinsya, ang daming pwedeng gawin doon. We need more schools, right? TSU wants to put up, we need community colleges. That would be a good venue. We need a good hotel. Kung may natutuwa sa lahat ng mga tanong na ibinabato ng mga senador kay Alice Gu, ay meron din namang hindi. Dahil nalilihis na raw ang purpose ng hearing na sana ay sa Pogo. Dahil napupunta na ito sa personal na buhay ni Alice Gu. Ito ay ang civic leader na si Teresita Ang C. Bakit lumihis ng lumihis yung investigasyon sa Senado? I mean, it started with an investigation with Pogo, which we really, really welcome. I was a resource person in many hearings in the Senate where I asked that we should really totally ban Pogo. But now, naging sarsuela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt, digging out about boyfriend, mga kasambahay, and all these things. Kung sakali raw na Pilipino talaga si Alice Gu at ipapadeport ito sa China, sino na lang daw ang tatanggap nito doon sa kanya? Si Alice Gu, kung Pilipino siya at i-deport mo sa China, sino kukukup dyan? Kung talagang dito siya, I'm not saying na mali yung mga investigation. Sana mag-research muna sila, pag-aralan muna sila kaysa ibandera nila. Bakit? Dahil mag-e-election na naman yata, no? Hindi naman yata kasama Senate sa election. But all of these things really are very irritating because we have many, many national problems that we should be addressing. Kinakabahan ka ba sa tuwing lalabas ng bahay dahil sa mga alahas at pera mong naiiwan sa kwarto? Paano nga naman kapag manakaw ito? Ito ang matalinong solusyon, kaibigan. Isang tagong sikretong libro. Sino ba naman na mag-iisip na ang iyong alahas, pera at iba pang importanteng gamit ay nakatago lang rito sa aakalain mong totoong libro? Hindi mo na kailangang itago ito sa kasuluk-sulukang bahagi ng iyong bahay. Kahit sa sala lang kasama ng ibang libro, ay kampante ka nang hindi mananakaw ito. Iba na ang wais, kaibigan. Kaya orderin mo na. Baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa baba ng ating video para sa iyong order. Nang dahil sa korupsyon sa gobyerno ay napapaikot tayong mga Pilipino, wala na sanang masalimuot na kaso katulad nito kay Alice Gu at ng iba pang mga lahi na nakakakuha ng authentic na pasaporte at birth certificate kung walang bulok at korap na mga nagtatrabaho sa gobyerno na nababayaran para makapagbigay ng lehitimong dokumento. Ikaw, naniniwala ka rin bang halos wala ng pag-asa ang Pilipinas na makabangon pa mula sa korupsyon? Papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Gu. Meron siyang birth certificate. Yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Gu, kundi Pilipinas lang. Mayor, you confirm? Iwanan mo ba? Sir, yung sinasabing pagsisinungaling po. At ako po ay isang Pilipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po, hindi po ako spy. Okay, yan. Ulitin mo, Mayor. Ano sinabi mo? Ako po ay isang Pilipino at hindi po ako spy. Thank you.
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.